Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Aarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News Account, Facebook, YouTube at DWIZ News Website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isang magandang morning muli sa Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng TGIF. Thank God is Friday, June 21, 2024. Silipin na po natin ang mga umarangkada ang ulo ng mga balita. Arangkada Balita! BMW kinumpirma na ang paglubog ng MV Tutor. Paghahanap sa nawawalang tripulanteng Pinoy, pahirapan na. Arangkada Balita! Ok, naglabas ng freeze order laban sa mga riyarian ng Lucky South 99 Corporation sa Porac, Pampanga. Mga dayuhang naaresto sa naturang Pogo Hub, pinadedeport na. Arangkada Balita! Dating Negros Oriental Governor Pride Henry Tevez, inaresto kaugnay sa terrorism financing charges. Pero pansamantalang nakalaya, matapos namang makapagpiyansa. Arangkada Balita! Balita sa Ibayong Dagat, may higit 30 katao sa India patay matapos makainom. Parang normal na sa kanila itong, no? Agad-agad? May ganyan. Oo, nakakalasong, makainom ng nakakalasong alak. Arangkada Balita! Sa sports, American import ng Creamline Cool Smashers para sa PBL Reinforced Conference, ipinakilala na. Arangkada Balita! Sa balitang showbiz, nako, para dun sa mga fans ng grupong ito, ha, na lalo na yung mga nasa Ibayong Dagat, ano, world tour ng Eraserheads, aba, pupuntahan na kayo dyan. Kasado na! Arangkada Balita! At sa ating viral na balita, isang aso kinaaliwa ng mga netizen matapos maging emo, maging emotional habang nanonood ng K-drama. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Sa oras na 5 sandali makalipas ang alas 5 na ng morning, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa impilang may todong lakas, DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Kami po yung mga makakasamang gala 6 po tayo. Magandang umaga po. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita! Sa detalye ka ng mga umaarangkada ng balita, kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na tuluyan ng lumubog ang bulk carrier na MV Tutor matapos salakayin, patamaan ng missile ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, huling namataan ang nasabing barko noong Hunyo at 17 sa baybay ng Eritrea sa Eastern Africa. Dahil dito mas mahihirapan, pahirapan ang paghahanap ng mga otoridad sa isang nawawalang tripulanteng Pinoy. Gayunman, tiniyak ng kalihim na magpapatuloy ang search operation sa tripulante. Sa kasalukuyan, naghihintay pa ang DMW ng technical report upang mabatid kung paano lumubog ang barko at posibleng paglabag ng shipping company at manning agency ng mga Filipino crew na sakay ng MV Tutor. Arangkada Balita!
Sa kaugnay na balita, naglabas ng video ang mga rebeldeng Houthi kung saan makikita ang kanilang pag-atake sa cargo ship na MV Tutor na sakay ang 22 Pilipinong tripulante habang naglalayag sa Red Sea. Ito'y matapos kumpirmahin ang paglubog ng barko ng grupong nagsagawa ng salvage operations matapos nga ang pag-atake. Tinamaan ang nasabing cargo ship ng missiles na naging dahilan ng paglubog nito. Una na nga nasagip ng international forces ang mga Pilipinong seamen kabilang ang 21 biktima habang puspusan naman ang paghahanap sa isa pang nawawala. Arangkada Balita! Ikinukonsidera na ng Department of Migrant Workers na pagbawalan ang lahat ng Filipino seafarer na sumakay sa mga barkong dumaraan sa mga peligrosong ruta, mga delikadong ruta. Kasunod ito ng ilang insidente ng pag-atake ng mga rebeldeng Houthi sa mga barko na may sakay ng mga Pinoy seafarers. Ipinaliwanag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kwakdak na kalahati ang bilang ng mga sasakyang pandagat na sinasakyan ng mga tripulanteng Pinoy ay dumaraan sa Red Sea at Gulf of Aden at hindi tumatalima o sumusunod sa kanilang apela na dumaan sa mas ligtas na lugar. Sa ngayon ay pinag-aaralan na ng DMW ang pagbuo ng pulisiya kaugnay sa nasabing ban. Pero wala pang maibigay na timeline ang ahensya kaugnay dito. Arangkada Balita! Sa ibang balita, ipinag-utos ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang pag-freeze sa mga asset o ari-arian ng Lucky South 99 Corporation. Kaugnay nito, inatasan ang AMLAC o Anti-Money Laundering Council na maghain ng freeze order o preservation order mula sa kinaukulang korte. Batay sa memorandum na nilagdaan ni PAOC Chairman at Executive Secretary Lucas Bersamin na naka-address kay AMLAC Executive Director Matthew David, ang nasabing aplikasyon ay dapat na sumasaklaw sa lahat ng ari-arian sa loob ng Lucky South 99 na isinasangkot sa mga illegal na gawain. Bukod dito, nakasaad din sa memorandum na batay sa ebidensya, kailangang tukuyin ng AMLAC ang mga partikular na asset na isasama sa application na hindi lamang limitado sa buong compound kung saan matatagpuan ang Lucky South 99 na mayroong 46 na gusali. Grabe! Gayun din sa mga nakaparadang sasakyan sa loob mismo ng compound. Samantala, nakatakda ring ipadeport ng PAOC ang 156 na dayuhang na aresto sa sinalakay na Pogo Hub dyan sa Porac, Pampanga. Arangkada Balita! Suportado naman ang grupo ng mga retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang agarang pagpapasara sa Philippine Offshore Gaming Operator o mga Pogo Hub sa buong bansa. Ayon sa Association of Generals and Flag Officers Incorporated, nagdudulot ng panganib sa seguridad sa lipunan ng mga Pogo at isinasawalang bahala ng mga ito ang mga hakbang ng gobyerno para matigil ang katiwalian. Iginit ni AGFO President at Board Chairman, Retired Vice Admiral Emilio Marayag Jr., ginagamit ng mga kriminal para sa human trafficking, prostitution, pandurukot, cyber scam, illegal drug trade at iba pang illegal na aktibidad ang mga Pogo. Idinagdag pa ni Marayag na banta ang mga nasabing aksyon ng mga Pogo sa paniniwala at seguridad ng mga Pilipino. Arangkada Balita! Samantala, nanawagan ng isang senador na imbestigahan ng mga otoridad ang libu-libong SIM cards na nakumpiska sa mga sinalakay ng Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo Hub. Ayon kay Senator Joel Villanueva, kinakailangang magkasa ng investigasyon hinggil sa talamak ng mga text scam na may kinalaman sa pagsusugal at ang paggamit, pagbibenta at pag-import ng cell site simulator upang magpadala ng mga mapanling lang na text messages sa inihain niyang Senate Resolution
1057. Inatasan ng mambabatas ang Senado na o isinulong ng mambabatas ang Senado na talupa ng issue del Anya, aabot na sa 80,000 unregistered SIMs ang umano'y ginagamit para sa Texas spam blast at online love scams na nadiskubre sa mga sinalakay na upo go hub sa bansa. Nabatid na mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, nakatanggap ang National Telecommunications Commission ng halos 40,000 reklamo ng mga call at text scams, gayon din ang fraud. Arrangkada Balita! Sa latest naman ng Pilipino Mirror, handa ang Department of Labor and Employment na tulungan sa kalolohan ng halos 22,000 Pilipino na namumurong mawalan ng trabaho kapag tuluyang ipinagbawal ang POGO. Ha, ito pong mahigit 22,000 sa Metro Manila pa lamang po ito. Kagdain nito ay binahagi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na natapos na nila ang profiling na layuning alamin ang kwalifikasyon at expertise ng mga nasabing manggagawa kaugnay sa mga bakanteng trabaho, gayon din upang matukoy kung kailangan magsagawa ng upskilling. Napatid na ang tanging tutulungan ng DOLE ay ang mga manggagawang Pilipino. Prioridad yan dahil kailangan muna nilang kumuha ng mga dayuhang manggagawa ng tinatawag na Alien Employment Permit o AEP bago makapagtrabaho sa Pilipinas. Ipinaliwanag ng kalihim na ibinibigay lamang ang AEP sa mga dayuhang naghahanap ng trabaho sa Pilipinas sa sandaling hindi na magampanan o ayaw nang gawin ng mga obrerong Pinoy ang kanilang trabaho. Arrangkada Balita! Dili-dili tayo sa ating balitaan. Pansamantalang nakalaya si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves matapos magbiyansa sa kasong may kaugnayan sa terorismo. Madang alas 3:30 kahapon ang magbiyansa si Teves o si dating Governor Teves nang aabot sa 600,000 piso, 600,000 pesos, dahil sa paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Alas 8:30 ng umaga kahapon, nang arestuhin ng Criminal Investigation and Detection Group sa Dumaguete City ang dating gobernador sa bisa ng warrant of arrest na inissue ng 7 Judicial Region Branch 74 ng Cebu City noong nitong nakalipas na Mayo at 13. Nabatid na si dating Governor Teves na nakababatang kapatid ng pinatalsik na si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. ay kabilang sa top most wanted persons sa provincial at regional level. Arrangkada Balita! Sa iba pa rin balita, umarangkada na ang public hearing ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB hinggil sa panibagong paanukalang aumento sa sahod mga manggagawa sa pribadong sektor sa National Capital Region. Kabilang sa ikinasampag dinig kahapon ang hirit na dagdag 597 pesos sa ng Unity for Wage Increase o UWIN Now. Gayun din ang 750 pesos na aumento sa sahod na hinihiling naman ng dalawa pang labor groups. Kaugnay nito, umapela ang Trade Union Congress of the Philippines para sa karagdagang suporta para naman sa 150 pesos o mas mataas pang aumento sa sahod hindi lamang sa NCR kundi sa buong bansa. Habang inihayag ng ECOP o Employers Confederation of the Philippines na kinikilala ng grupo ang mga hinaing o mga inihahain ng mga manggagawa hinggil sa usapin ng sahod. Kaya naman inirekomenda ng ECOP ang 24 pesos na dagdag sahod, arawang sahod para sa mga manggagawa sa non-agricultural sector habang 23 pesos naman sa arawang sahod ng mga manggagawa sa agricultural sector. Samantala, tiniyak naman ng RTWPB na hindi naaabutin ng isang buwan ang paglalabas nila ng desisyon hinggil sa panibagong dagdag sahod sa Metro Manila. Arrangkada Balita! Samantala, muling itinanghal na top performing cabinet member
ng Administrasyong Marcos si Vice President Sara Duterte. Ito'y batay naman sa Tangere o Tangere Survey na isinagawa noong Mayo kung saan nakuha ni VP Sara ang 58% na satisfaction rating, ang pinakamataas na satisfaction rating na nakuha ng Vice Presidente sa loob ng 3 magkakasunod na buwan. Naitala naman po ang pinakamalakas sa suporta ni VP Inday sa Mindanao kung saan nakakuha ang pangalawang pangulo ng 66% na satisfaction rate. Habang naitala naman ang mataas na dissatisfaction rate sa National Capital Region, Southern Luzon at Bicol Region. Lumalabas po sa naturang survey din na pinakamababa ang satisfaction rate na natanggap ni VP Sara mula sa mga low-income earners, gayon din sa mga respondent na asawang lalaki. Arangkada Balita! Samantala, sa oras na 18 sandali makalipas ang 5:00 na ng morning, tanggap po tayo ng ilang mga pag-ulat po sa labas ng impilan. Tax liability sa illegal na pagbebenta ng vape at Yossi. Umabot na sa 7.2 billion pesos po ang nawala sa kita ng gobyerno. Patrol 13, Gilbert Perdez sa detalye. Umaabot na sa 7.2 billion pesos ang tinatayang tax liabilities dahil sa ilegal na pagbebenta ng mga sigarilyo at vape products sa Bagong Pilipinas ngayon. Public briefing, sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na sa taong ito ay mahigit 500,000 pakete na ng sigarilyo ang kanilang nakumpiska, habang mahigit 170,000 naman sa vape products. Ayon kay Lumagi, dahil sa bago nilang programa na lagyan na ng stamps ang vape products, kayang-kaya na anya nilang malaman kung bayad sa buwis o excise tax ang mga ito. Paliwanag ni Lumagi, kapag ang isang tindahan na nagbebenta ng vape products ay walang stamp, ibig sabihin lamang nito ay hindi ito bayad sa buwis. Tiniyak naman ang opisyal na may security features ang kanilang stamps para maiwasan itong mapeke o mabilis nilang mabatid kung peke o hindi ang isang produkto. Patrol 13, Gilbert Perdez para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, police sa Rizal na bumunot ng baril, o police dyan sa Rizal na bumunot ng baril dahil sa away trapiko, pinatatawag na raw ng LTO. Alamin po natin ang kabuang report, ihatid ni Patrol 45, Raul Esperas. Pinatawag na ng Land Transportation Office ang pulis ng Morong Rizal na nakita na bumunot ng baril sa isang road altercation, at ito ay napag-alaman na miyembro ng Philippine National Police sa Rizal Region. Sangayon kay sangayon sa LTO, ang show cause order ay pinadala nila sa Morong PNP upang humarap sa imbestigasyon na sinasagawa ng Land Transportation Office o LTO, base na rin sa direktiba ni DOTR Secretary Jimmy Bautista. Ipinahayag naman ni Secretary Jimmy Bautista na dapat ay aksyonan ng PNP at ng LTO ang nasabing insidente kung saan isang miyembro ng PNP ang nakitang bumunot ng baril dahil lamang sa away trapiko. Raul Esperas, Patrol 45, magbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, sa Impilang May Todo Lakas, DWIC. Arangkada Balita! Iba pang balita, water shortage at iba pang suliranin sa Butuan City, tinutugunan na ayon kay Pangulong Marcos. Babalik si Patrol 13, Gilbert Perdez. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pilit na binibigyang solusyon ang iba't ibang suliranin sa Butuan City tulad ng kakulangan sa supply ng tubig. Sa kanyang talumpati sa pamahagi ng Presidential Assistance sa Butuan City, sinabi ng Pangulo na bagamat na ipatupad na ang iba't ibang programa, nananatili pa rin ang mga problema sa lungsod tulad ng kakulangan sa tubig sa harap ng El Nino na naging sanhiraw upang isailalim sa state of calamity ang lungsod. Sinabi ng Presidente na nakaapekto ito
sa 15% ng kabuuang populasyon ng Butuan at 30% ng kanilang kabuhayan. Halos 3,700 magsasakat mangingisda rin ang direktang naapektuhan at nasa 700 milyong piso ang halaga ng pagkalugi sa agrikultura. Ito anyang dahilan kahit ang mga benepisyaryo ay personal na hinahatiran ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Office of the President, DSWD, DOLE at mga lokal na pamahalaan. Patrol 13, Gilbert Ferdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, kuha tayo ng report mula naman sa ating Metro Patrol Reporters. Pinakamalaking pailaw at CCTV, pinakikinabangan na raw sa Valenzuela. Alamin po natin ang kabuang report ihatid naman ni Kuya Danny Cruz. Kuya Danny, good morning. Yes, good morning. 300 milyong piso ang inilaan ng pamahalang lungsod ng Valenzuela sa proyektong 1,261 street lights at 237 CCTV sa District 1 at District 2. Ayon kay Mayor Wes Cachalian, ang lightning ceremony kagabi na ginanap sa kalsada ng dalandanan sa Barangay Pasolo 3 Center. 40 kilometro ang magliliwanag sa gabi sa dalawang distrito sa lungsod ng Valenzuela. Anya, tapos na at pakikinabangan ang proyektong ito. Sinabi ng alkalde ng lungsod na isa ito sa pinakamalaking pailaw sa kanyang proyekto dito sa lungsod at kabahagi sa proyektong ito ang kanyang kapatid na si Senator Wing Gatchalian. Kaya mabilis itong naisakatuparan. Anya, napakahalaga sa kanya ang ng kaligtasan ng bawat residente. Kaya pinailawan niya ang malaking lugar sa lungsod ng Valenzuela. Samantalang kasabay nito ay nakatutok ang CCTV. Ito na daw ang oras na hindi na matatakot na maglakbay ang bawat pamilyang Valenzuelano. Yan ang update. Ako si Danny Cruz para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Nagkakaroon tayo ng pagulat buod sa probinsya. Top 2 most wanted person ng Camarines Sur. Na-aresto ang detalye mula kay Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Isang individual na tinaguriang municipal top 2 most wanted person ng PNP Goa Camarines Sur Police sa Provincial Office ang nadakip ng autoridad sabay ng Alcala, Cagayan. Batay sa informasyon, ang naturang akusado ay kinilala bilang Aka Alan, 36-year-old, binata isang farm caretaker at residente sa bayan ng La Carlota, Negros Occidental. Naharap ito sa dalawang kaso ng rape by sexual assault kung saan isang kaso ay may piyansang nagkakalaga ng 120,000 pesos at ang isa naman ay nagkakalaga ng 180,000 pesos. Ang pagkakaroon nito ay resulta ng pagtutulungan ng PNP Amlong Lead Unit, PNP Goa Regional Intelligence Unit 2, Provincial Intelligence Team Cagayan North at 3rd Mobile Force Platoon ng 1st Provincial Mobile Force Company sa paghain ng Wardo Bares laban na rito na pilabas ni Honorable Ma Angela Acompañado Arroyo, Presiding Judge ng RTC 5th Judicial Region Branch 58 San Jose, Tigaon, Camarines Sur na may petsang March 21, 2024. Dinala ang akusado sa himpilan ng pulisya sa bayan ng Amulong para sa dokumentasyon bago ang turnover nito sa korteng kinauukulan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC. Nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Magbabalik po mga kaibigan ng ilang pas sa mga malalaki at mainit ang mga balita. Dito lamang po yan sa Arangkada Balita. Makalipas lamang po ng ilang paalala at ang oras. Time check, 5:26 na ng umaga. Arangkada Balita! Alright, sa oras po na alas 5:34 na po ng morning. Tayo po na sa ikalawang segwada na ng Arangkada Balita. Sa pagkakato ito, pag-usapan po natin ang talagang issue po ever since the world began, ika nga.
ang isyu po sa dagdag sahod. Lalo po dito sa Metro Manila at kahapon nga po sinimulan na ng RTWPB yung pagdinig hinggil nga dyan sa panibagong hirit na dagdag sahod sa pribadong sektor. At para po magbigay ho ng kanyang kuro-kuro, kanya pong opinion o reaksyon na sa kabilang linya po ng ating communication via Zoom, ang Pangulo po ng Federation of Free Workers, si Attorney Sunny Matula. Attorney Matula, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ Alut 23. Drew Nacino po at Ms. Judith Estrada Larino po, Attorney. Magandang umaga, Drew, at magandang umaga, Judith. At siyempre, sa mga libo-libo ninyong tagasunod sa salamat radio at sa social media. Good morning, Attorney. Salamat po sa inyo pong pagpapaunlak, Attorney. Kami po ay nagko-compute dito kanina kung magkano ba talaga ang... Gusto ko sana, Attorney, pataas ng pataas eh. Okay. Susant namin. Pasensya na, Attorney, mahina kami sa mate. Yung hinihiling ba ng inyong mga kasamahan dito, mga labor group dito, magkano ba? One, kasi kung 500, additional 597. Oo, mayroon pang 750. Oo, may one, ano yun, magiging 1,000 yung ganun pong, ganun dagdag sahod, Attorney? Yung mga manggagawa sa RTWPB ay may petisyon na 750 at may 500. Sa daily wage increase, ano? Opo. Kasi kulang na talaga yung sahod ng mga manggagawa. Pero sa pambansang antas, yung national wage coalition natin, kasama dyan yung TUCP, yung nagkaisa labor coalition kung saan kasapi ang FFW, yung BMP at KMU ay may isinusulong na 150 pesos sa para daily wage increase sa buong bansa. At ito po yung ating pinaprioridad sa kasalukuyan sapagkat kinakailangan talaga ang pambansang pagtaas ng sahod. Lalong-lalo na marami sa ating mga manggagawa sa mga rehiyon ay napakababa po ang sahod. So sa Metro Manila 610 pesos pero yeah. Sa doon sa Bangsamoro pinakamababa ron. Tarlac region ay 361 pesos may mababa pa naman mga area. At mataas ang cost of living doon sa BARM. Opo. Kaya ang panawagan ng mga manggagawa dapat mayroong substantial na pagtaas ng sahod sa buong Pilipinas sapagkat 35 years ago na yung national minimum wage natin na 89 pesos at alam mo naman sabi nila yung ating ekonomiya ay umuunlad pero ang share ng ating mga manggagawa ay o naiwan ng ating mga manggagawa. Okay. Pero meron hong mga umaapela na ito lang ang kaya naming ibigay. Halimbawa, ito pong ECOP, as usual, ang Employers Confederation of the Philippines. 24, 23 pesos sa arawang sahod. So, paano po natin na mababalanse ito pong magkabilang panig ng mga stakeholders singil nga po dun sa hirit na additional, panibago na namang aumento. Substantial increase, Attorney. Attorney, oo. Oo nga, isa sa ating lipunan talaga, itagibang talaga ang pagtingin sa buhay. Alam mo, yung ating mga kaibigan sa ECOP, 100 times o 1,000 times ang kita niyan sa mga ordinaryong manggagawa. At sila yung nag-uupos ng ating panukala, no? Pero ganun pa man, kinakailangan talaga ang intervensyon ng ating Estado. Ano? Ang ating pamahalaan ay kinakailangan talaga gumawa ng paraan na maitaas ng substantial yung sahod ng mga manggagawa. Nakita naman natin na itong 150 pesos proposal ay very reasonable. Okay. Nakita rin natin na yung sa Senado, at least pinasan na nila yung 100 pesos. No, no? Yes. Sinusuportan rin natin yung 100 sa pesos kasi aprobado na yun. Kinakailangan lang ng counterpart dito sa House. Pero yung sinasabi na hindi kaya, palagay ko naman,
kwan yun, underestimate yan. Ano? Mm-hmm. At nakikita natin na yung sa kasalukuyan tumataas yung ating ekonomiya, sinabi ko na. At syempre, nakasave yung ating mga employer doon sa pagbaba ng ating taxes. Ano? May bago tayong mga batas sa pag-impose ng taxes na nakatipid, no, na ang ating mga employer mula 33% at bumaba hanggang 23%, ano, o mas mababa pa yung iba sa mga maliliit na negosyo. So maliban dyan, naka-recover na sila sa yung sa pandemic, pagkakalam po, tibang-tiba ang ibang mga, maski na po nung panahon ng tibang-tiba pandemic, may mga pharmaceutical companies at iba pang kumpanya na kumita pa, apo, no, during that time. Magbahagi naman sila sa ating mga manggagawa. Noong 1989, ang tinaas po ng nasahod ay about 39.1%, o about 40% yung pagtaas ng sahod ng 1989 from 64 pesos, nadagdagan ng 25 pesos. So 40% increase niyan. Mm-hmm. At nakita natin na hindi naman nalugi ang mga kumpanya during the time. Lumago pa nga yung ating GDP at GNP, ano? Maski na maraming kudeta during the time of Cory. Itong ating hiningi ngayon, eh, magkano lang yan? 150 pesos, 24-25%. Mas mababa doon sa 40% noong 1989. Sa palagay ko, hindi yan magdudulot ng inflation o ng pagsasara o pagtatanggal sa trabaho. Bagkos ay palagay namin ay ito po ay magiging stimulus. Kasi ang sahod ng mga manggagawa natin, hindi naman dinadala yan sa Singapore para manood kay Taylor Swift. No? At ginagastos yan dito pagbili ng galunggong. So yung 150 pesos ay kalahating kilong galunggong na. 280 pesos ata na yun ang kilo ng galunggong sa merkado. So 140 pesos ang kalahati. So may 10 piso pang sukli. No? Taas pa ng Ito po ay nagpapalago-palagay namin. Bibilihan ng kikiam dyan sa mga informal vendors natin sa paligid. Ano? So ito ay magdadala ng dagdag na pag-ikot, ano? Pagpapabili sa ikot ng ekonomiya natin. Mm-hmm. Attorney, kanina binabanggit nyo 150 pesos, okay na kayo doon. Baka sabi nga ng mga employers, no, hindi kakayanin. Ano pa yung may mas mababa pa ba doon? Ika nga yung parang ano bang deadliest rate nyo? Ika nga namin dito sa media, deadliest deadline. Meron kaming ganun na attorney, no? Sa sweldo ho ba? Paano mo makakompromiso, eh? Yung, alam mo yun, na ano yung pinaka-safe? Pinaka-safe na, pinaka, sa tingin nyo, eh, talagang, hindi na siguro yung dapat, attorney, no, na, basta meron, ika nga, kumbaga. Alam mo, hindi namin ina-oppose yung regional tripartite wage board kung ano man ang kanilang madesisyonan. Opo. Mm-hmm. Pero sa palagay namin, ay yung 150 pesos ay kayang-kaya at ang panganawagan nga yung National Wage Coalition ay 150 pesos pataas. Mm-hmm. Pero kung mas mababa dyan sa 150 pesos, tulad ng 100 pesos na binigay ng Senado, palagay ko ay matatanggap na yan ng mga manggagawa. Pero sa aming advokasya, ang target natin ay 150 pesos pataas. Pataas. Mm-hmm. Nakikita namin na kulang pa yung 150 pesos. Pero yung substantial na 150 pesos sa buong Pilipinas ay makakatulong talaga sa mga manggagawa. Hindi lamang sa mga manggagawa, kundi makakatulong din sa paglago ng ating ekonomiya. Mm-hmm. May isang proposal pa kami na na sinabi na namin sa Senado, sa House of Representatives, mm-hmm, na kung gusto nating matulungan yung mga maliliit na negosyo, ay dapat ang gobyerno rin ay magbigay ng stimulus fund. Noong panahon ng 2022 election, hanggang ngayon, ang proposal namin ay dapat may 100 billion na stimulus fund na ilalaan para sa mga maliliit na negosyo. Mm-hmm. Yung, para at least meron sila magamit na pang-capital, pang-sweldo sa mga manggagawa. At kung stimulus fund yan, ibig sabihin ay pwede yung
non-interest loan o pwede ang may interest pero konti lamang. Uh-huh. At palagay ko kinakailangan talaga yan para mas mapabilis pa yung okay. ating pag-ikot na ekonomiya. Ginawa yan ng mga ibang bansa sa Canada. Ginawa yan nung panahon ng pandemya yeah. na nagbigay ang gobyerno ng dagdag na kapital at zero nga. At iba nga, negative interest eh, para hindi lang magtanggal ng trabaho sa ng mga manggagawa sa trabaho ay right. negative interest pa. No? During 100,000 ang inutang mo, ang babayaran mo ay 70,000 na lamang. So parang ganyang mga alas sistema na maaaring gawin din ng ating gobyerno. Attorney, although nagpalit na tayo ng liderato sa Senado at batid natin si dating Senate President Juan Miguel Zubiri, ang isa nga sa mga nagsulong niyang 150 legislated wage hike. Pero sa tingin ho ba ninyo, sa ilalim ho ng panibagong liderato ni Senate President Jesus Cudero, ito pong mga nauna na pong mga isinalang po na mga panukalang batas para po sa kapakanan ng mga manggagawa, sa tingin ho ba ninyo, uusad ito at gaano, kumbaga, magiging mabilis ba yung pag-usad? Ano yung garantiya na ito ay magkakaroon ng positibong pagtugon kagaya ng ipinakita noon ng dating liderato? Ah, nagpapasalamat tayo kay Senador Zuberi ano sa pangunguna na may pasa yung 100 pesos nationwide wage increase. Nakita naman natin si Senador Jesus Cudero na sinusuportahan niya itong ating proposal ano. At isa siya sa mga bumoto para aprobahan yung 100 pesos wage increase na nationwide, at sinabi niya na kayang-kayang ibigay yan ng ating mga employer. At inulit na nga niya nung nasa senador na siya, Senate President na siya, na yung maski yung Department of Labor ay sinabi niya na rerespetuhin yung desisyon ng Kongreso kung ipapasa ang panukalang batas na 100 pesos o 150 pesos. Narinig naman natin si Secretary Benny Laguesma na kapag ipinasaya ng Kongreso ay ipapatupad nila bilang executive part ng executive department. The other day, nasa aktibidades ng okay. Federation of Free Workers kasi 74th anniversary natin last June 19. Naibitan natin si Secretary Benny. Pala, sinabi naman niya pag pinasa ng Kongreso ay ipapatupad ng Executive Department. Alright, abangan po namin yan, Attorney Sunny Matula. Pero ang sinasabi ko kasi ng RTWPB, hindi na daw aabuti ng isang buwan. But hopefully ay makapaglabas ng agarang desisyon itong board na ito. Kumbaga, anuman ho ang maging decision ho ng RTWPB, kumbaga kayo po ay maapela pa or meron pa kayong mga magkano ano ang inyo pa panawagan na to. Ay, po natin yung desisyon ng RTWPB, pero yung aming pangunahing advokasya sa kasalukuyan ay 150 pesos pataas nationwide at dapat ngayong taon na. Ngayon taon. Yun. Alright. Okay. Sige po, antabayanan po namin yan, Attorney. At hingi po kami ng update sa inyo from time to time. Marami pong salamat, Attorney Matula, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Good luck po, Attorney. Maraming salamat, Drew. At maraming salamat, Judith. At mabuhay po kayo at ang inyong himpilan. Salamat po. Salamat. Good morning. Mabuhay ang mga uring manggagawa. Ang Pangulo po ng Federation of Free Workers, si Attorney Sunny Matula, ang inyo pong natunghayan at napakinggan. Muli pong magbabalik ang Arangkada Balita makalipas lamang ang ilang mga paalala. Ang oras, shoutout Supremo Soriano Averilia, Zenaida Roman, Jun Bringola, happy 69th birthday tomorrow. Oras po natin, 5:49. Arangkada Balita! Nagkapaw tayo ng ilang pamagabahabol na balita. Malawak ang pagsalakay sa mga bodega ng illegal na sigarilyo at vape, inilunsad ng pamahalaan. Babalik si Patrol 13, Gilbert Perdez. Inilunsad na ng pamahalaan ang malawak ang pagsalakay sa mga nagbebenta ng illegal na sigarilyo at vape sa buong bansa.
Sa Bagong Pilipinas Ngayon public briefing, sinabi ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. na hindi lamang mga retail ang kanilang sinasalakay, kundi maging ang mismo mga bodega at mga malakihang nagbebenta ng illegal na sigarilyo at vape. Ayon kay Lumagi, nagpalabas na rin sila ng mga regulasyon para mas matutukan ang pagmomonitor ng mga gumagawa at nag-i-import at nagbebenta ng vape at TOC. Una na rin anya silang naglabas ng mga patakaran para sa paglalagay ng stamps sa mga vape products. Nangigipagdialogo na rin anya sila sa mga negosyante para matulungan silang makasunod sa registration requirements at magbayad ng tamang buwis. Patrol 13, Gilbert Perdes, para sa Himpilang May Totong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng Arangkada Balita! Mahabol na ulat naman mula sa ating Patrol 30, Jelly Mendez. Ang DA daw magtatayo ng kauna-unahang food hub sa Marikina City. Alamin natin ang mga detalye sa ulat nga ni Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly? Nakatakdang magtayo ng kauna-unahang food hub sa Marikina City ang Department of Agriculture upang magsilbing tulay sa pagitan ng mga magsasaka at kooperatiba. Layon itong direktang maihatid ang kanilang mga produkto sa mga mamimili sa mas mababang presyo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr., ang naturang proyekto ay bahagi ng mas malawak na pagpaplano ng departamento na mapalakas ang supply chain ng mga produktong pang-agrikultura at masiguro ang sapat na supply at abot kayang presyo nito sa merkado, partikular sa mga lugar na may mataas ang demand. Nakikipagnegosasyon na ang DA sa Marikina LGUs para sa isang joint venture o long-term lease para sa unang lokasyon ng food hub. Inaasahan namang matatapos ang konstruksyon ng mga pasilidad sa lugar, kabilang ang cold storage at dry warehouses sa loob ng 12 buwan. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. And last but not the least, nanggap tayo ng police report mula sa Calabarzon ni atin ni Armand Gambe. Dito na arrival sa ospital ang magkasintan makarang barilin ng lalaki ang kanyang girlfriend at pagkatapos ay siya naman ang nagbaril sa sarili sa barangay Magihan, Lemery, Batangas kapo ng umaga. Kinilala ng Lemery Police Station ang mga biktima na sina Menin Liwag at ang boyfriend nito na nakilalang si Edgar. Ayon sa report, nasa loob ng kanyang RTW store si Liwag nang dumating si Edgar dakong 8:00 PM. Base sa payag ng mga nakasaksi sa krimen, basta na lang umano binaril ni Edgar si Menin nang dala nitong caliber 9mm pistol. Ayon naman kay Police Colonel Ronnie Sriban, happy ng Lemery Police Station, nakikipagbalikan umano si Edgar sa kadati nitong kalibin na si Liwag, subalit tinapat ubo na ito ng girlfriend na meron na itong nagusto ang iba. Ito muna ang dahilan kung bakit nagpasya si Edgar na barilin ang kanyang girlfriend at saka ito nagbaril sa kanyang sarili. Armand kami mula Calabarzon, nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alright, yan po ang kabuuan ng Arangkada Balita ngayong araw po na ito ng TGIF. Thank God it's a Friday. Ngayon po ang kaya po na Hunyo 21, 2024. At sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at L23, kami po ang inyong mga naging tagapagatid balita. Ako po muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Racino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na usapang tol, kasama sina Senator Francis Dol Tolentino at Cecil Villarosa. At pagsapit naman po ng alas 7 ng umaga, panibagong bugso ng balitaan, araw-araw yan syempre, kasama si John Ibanez sa Pasada Balita. Happy weekend! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Aarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinagawa
pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita! Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News Account, Facebook, YouTube at DWIZ News Website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita! Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita! Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.